pero yung binili kong lupa sa game. Bumili ako ng lupa sa game. My gosh, mga 7. So, dun sa mga investments na yon, kung hindi mo man maibigay exactly yung amount, pwede mo ba ma-share kung ilang digits so far yung na-earn mo from dun sa NFT or kung ano man na yung pwede mo ma-share para may idea din yung mga viewers or mga readers kung gaano baka profitable yung NFT or yung mga gaming na itong involved sa crypto. So ito yung pinaka kahit yung parents ko naloloka sa akin. So like for example yung mga kinita ko sa taping from last year, imbes na lagi nila sinasabi sa akin, "Words, mag-invest ka na lang sa lupa." Tapos sabi ko sa kanila, "Sige ma, mag-invest ako sa lupa." Pero yung binili kong lupa sa game. Bumili ako ng lupa sa game tapos sobrang mahal niya into pag wait lang, BNB ko kasi siya binili. Wait lang. I-exchange ko lang siya. Kasi ano siya eh, naka-crypto siya eh. So, BNB calculator. So, sorry Miss Rachel ah. Hanapin ko yung eksaktong amount. Go ahead. Kasi curious din ako kung ano dyan kasi nga, di ba bago pa lang dito sa Philippines na i-introduce yung mga NFT, mga ganyan. Oh my gosh, mga 7, hindi naman, almost mga 7 digits. Pero pwede ko ba yung sabihin? Oo. Yeah. 7, safe naman yun. Yun yung investment mo. Oo, investment ko. So, invest ako ng 7 digits sa mga NFT na lupa. Okay. Lupa in sa game. Nag-earn na so far yung investment. Ilalabas pa lang yung game. So, excited na ako doon. So, nag-invest na ako ng 7 digits into yung assets ko dito sa iba't ibang mga play to earn games na galing siya sa personal ko, tapos ngayon nilalagay ko siya sa mga iba't ibang games na pinapasukan ko. Kasi sa totoo lang Miss Rachel, wala akong hilig, o sabihin na natin yung mga ibang artista may hilig sa mga Louis Vuitton bags, may hilig sa mga Gucci bags. Super, I admire them for buying iba't ibang na mga branded assets. Pero ako personally, kahit nung bata pa ako, yung gusto ko talagang gawin sa pera ko is bilhin siya sa games, bilhin ng mga skins, kahit sa ML, ilang daming skins, sa COD M, lahat ng skins ko, kumpletuhin ko, kahit mapagastos ako. Dati sa Ragnarok, gastos ako sa mount, gastos ako sa pakpak. Mas mahal pa nga siya minsan kaysa sa mga branded bags. Kasi minsan aabot ka sa isang game, minsan aabutin ka 50,000 para sa pakpak. Tapos sasabihin sa akin ng mga iba't ibang tao, seryoso ka ba? Bibalik ka sa games ng ganyan? So, nung pumasok itong opportunity talaga sa play to earn game, sabi ko, nung una, may doubt din sa sarili ko, cryptic ako into getting into it. Pero eventually, kasi believer talaga ako na somewhere in the future, actually, it's unti-unti na nag-unfold, in the future, lahat, yung mga games na naandito ngayon, papasok sila sa pag-encrypt ng mga assets into the blockchain. Kahit nga yung mga iba't ibang pictures natin, di ba ngayon, like si Heart, ilang million din yung nabenta niya into NFT art niya. So, ganun din talaga eh. Unti-unti yung world doon na papunta. Okay. So, pag na-launch na yung game mo na iyon, so kikita ka pagka may mga naglaro doon sa game na yon or may mga bumili ng items. So yung mangyayari is yung binili ko kasing lupa na andun siya sa isang dungeon sa game. Mm-hmm. So imagine niyo yung kung sa Ragnarok, 'di ba may mga dungeons, tapos yung mga dungeons na yon mayroon mga boss. So kung may mga players na pumatay sa boss na yon, kikita sila ng mga drops. So yung mga drops na yun, could be a weapon, could be a helmet, could be an armor. Tapos, yung mga excess drops pupunta sa owners ng land. So parang for, let's say, 80% pa rin pupunta dun sa nakapatay sa boss. Tapos yung mga excess drops pupunta sa landowners. So kaya ako, si Kina Mr. Beast, pumasok into investing into this game. Kasi naniniwala kami, eventually pag madami na naglalaro ng game, kikita sila, pero yung mga tao tulad ko na nag-invest into the game, kikita rin kasi part owner kami into the game. Tapos kung ano man yung kitain nila, meron lang kaming
small percentage, not too small, like a percentage of what they earn, we also earn. So, ganun siya. Mm-hmm. So, at least may balik na nga yung investment mo sa mga hilig mo mag-costume or mag-gaming. Diba? Ang ganda kasi. Oo, Miss Rachel. Kasi, syempre, ang gastos ng hilig ko talaga, aminin ko rin. And, nung una, syempre, scary din sa parents ko na, okay, so graduate ka sa UP, nag-cum laude ka, tapos pumasok ka sa paglalaro. Minsan, napapaisip din sila eh. Pero nung na-realize nila, especially nung pumalo yung iba't ibang mga pinasukan ko na mga games, and sumikat ako sa ibang mundo, sa ibang bansa, sa gaming. Pag nakikita nila na everyday, iba't ibang character yung naka-cosplay ko, nakakapag-partner ako sa iba't ibang games na pangarap ko lang dati, natutuwa rin sila para sa akin. Ano yung pinaka-nakukuha mong saya or fulfillment kapag ka nag-cosplay, ganyan? Yun doon mo ba mas na-express yung mga parang mga feelings mo na hindi mo ma-express in real life? May ganun ba? Parang mas hirap ka ba mag-express in real life na emotions kaya dito na lang sa mga costume? Siguro nahanap ko yung niche ko dito sa space na to. Kasi syempre, iba't ibang artists sa as a celebrity naman, hilig ko din talaga yung maging kakaiba. Pero this time around, pag sa gaming kasi and into cosplay, dito ko talaga na nahanap ulit na lahat ng mga followers ko na dito sila sa gaming space. Eh. Natutuwa sila pag nakikita nila na iba't ibang characters ginagawa ko. Tapos feeling ko mas connected ako sa followers ko pag ganito yung ginagawa ko. Kasi nakaka-relate sila sa iba't ibang anime games na ginagawa ko. So, I think that's the reason din kung bakit bumaon talaga ako into gaming and into cosplay recently. Mas marami bang boys sa gaming? Marami ka na marami rin na girls. Actually, there's a lot of girls. So, halos pantay lang yung number. Actually, mas minsan nga, mas organized pa yung mga lady gamers kasi alam mo yon pag babae kasi ano eh, security competitive din sila eh. Mm-hmm. And mas hard workers eh. So, admirable ang lahat ng mga women into gaming na andun. So, yun nga, mas marami kang nami-meet dyan ng mga potential suitors, Myrtle. Kasi, di ba, daming boys sa gaming space. Ah, diba? Gusto mo ba ng gamer na boyfriend? Literal ba na gamer? Or gamer or investor or into the same interest as yours? Na yung mga ganyan, NFT or cosplay. Oo, feeling ko I would be interested into someone na mahilig din sa NFT and into gaming. Miss Rach? Meron na, nagpaparamdam. Next question, skip.